po. Magandang umaga po. Welcome back po sa aking channel. Ngayong umaga po ay may ipakikita po ko sa inyo na isang taniman ng gulay na maaari po yung magamit kahit na ito po ay simento o batuhan na hindi nyo na po kailangan ng maraming lupa para kayo po ay makapagtanim ng inyong itatanim na gulay o prutas na limbawa po ng ubas o limbawa ay pipino o yung mga repolyo, petsay, ganun, limbawa ay mustasa. Pwede po kayo magtanim na kahit na po ito po ay batuhan o simento. Doon po sa ipakikita ko po sa inyo na isang paraan para kayo po ay makapag-alaga ng inyong tanim ng mga gulay sa inyong maliit din po na bakuran. Pero bago pong lahat, isang magandang umaga po muli. At bago ko po gawin yung bagay na yun na sinasabi ko ay pakikita ko muna sa inyo yung kaganapan dito po sa aming bakuran na aming pong sinagawa kahapon para po sa inyong kaalaman at sa patuloy po na sumusubaybay dito po sa aking channel. Magandang umaga po at tayo po balik. Ngayon nga po, kung mapapansin niyo po ay wala na po dito yung dahon ng saging na sabi ko nga po ay inatake ng anay, na ito nga po ay bago po natin to tamnan ng spoon na kabuting saging ay ito po muna ay ating ginamot. Kaya ito po ay wala na po dito, amin po itong ginagamot at ito nga po yung ihahatid ko sa inyo ngayong umaga. Tara po. Ayan. Ngayon nga po ay ayan, ito nga po yung aming taniman ng kabuti at yung aming maliit na greenhouse. Ayan. At ngayon nga pong umaga ay ito nga po. Ayan, ito po yung aming taniman ng talong. Ayan. Kasalukuyan na po itong malalaki na at meron na nga pong bulaklak o buko na bunga. Ito po ay halo po ito. Bilog at saka haba. Yan talong po na yan. Yan. Ngayon nga po, yung binabanggit ko po kanina na taniman ng pipino. Ayan, ito na po yung aking maliit na taniman ng pipino na aking na po nilagyan ng balag. Yan. At yung ipinaliliwanag ko nga po kanina na sabi ko nga po sa inyo na maaari nyong gayahin or sabi nga po kung meron pa kayo mas advance ay pa-share naman po para amin po itong magaya. Ito nga po yung sinasabi ko sa inyo kanina, yan, na aking taniman. Kita nyo po, ito po ay batuhan. Kaya kung batuhan mo po yan, kahit po yan ay simento, makapagtatanim po kayo ng pipino or ubas. Nakagaya po doon sa nauna ko pong video na naggawa po ako ng ganito na ubas. At mamaya po ay ipakikita ko rin po sa inyo yung taniman ng ubas na aking pong isinagawa. Ayan, makikita nyo po kung gano'n na po kalalaki yung aking tanim na pipino. Ayan, lalaki na po siya. Kaya at ano po nga po, nilagyan ko na po siya ng kanyang gagapangan. Ayan. Ayan. Kasalukuyan po siya, malalaki na. At yung sinasabi ko nga po, ayan, kita nyo. Oh, ayan po yung pipino na nakalagay po dito. Ito po ay hindi po siya natutuyo dahil ang style nga po niyan ay makita nyo po ay ito po ay nakaupo sa tubig. Oh, ayan na po siya. Oh. Ayan na po yung ugat niya. Oh. Nakalabas na sa tubig. Di po ba? Kaya hindi po siya matutuyuan ng tubig. Unless lang po napabayaan nyo po talaga ng todo. Yan po ay kung isang linggo lang po ay hindi po yan matutuyuan ng tubig. Pero kung daily ka naman po nagdidilig, yung tubig po na ilalagay nyo po dito, bababa lang po doon sa ibaba. Dahil yan po ay may butas. Kaya nga po mamaya, ipakikita ko po sa inyo, idedemo ko sa inyo kung paano ko po ito ginawa. Kita po nyo, ayan na po yung ugat niya. Kaya kita nyo po, healthy po yung tanim po natin na pipino. Yan po yung pipinong green. Kita po nyo, ayan po. Kaya ako po nilagyan ng ganito,
ng harang, tapos yung kung maaari nga po ay lagyan din po nyo ng foil kung wala po kayong pangharang na ganito, para yung tubig sa ilalim ay hindi po siya maglulumot. Kita po nyo yung tubig. Yan po ay 2 linggo na po na nandyan, pero kita nyo po wala pong lumot yung tubig. Oh. Oh, kita nyo po malino na malino pa rin po yung tubig. Walang lumot. Pero kung yan po ay direkta sa araw, lulumutin po yan. Papangit mo yung tubig. Kaya kailangan po ay may harang po siya kahit papano. Yun pong sticker po niya, ang ginawa ko po, ibinalot ko rin po doon sa kanyang katawan para kahit papano po ay protection sa sikat ng araw. Kita po niyo, wala po siyang lumot. Kita po niyo, malinaw na malinaw po yung tubig. Kaya pag dinilig niyo po yan dito sa ibabaw, yung tubig po na tutulo doon ay lilinis, magiging malinaw. Kita po ninyo, oh, ang linaw ng tubig. Oh. Oh. Hindi po ba? Hindi po dudumi yung tubig niya. Kaya yung hihititin yung tubig ay malinis na malinis. Oh, kita po ninyo. Oh. Oh. Hindi po dumudumi. Oh, ayan na po. May ugat na rin po yan na lumalabas. Oh. Kita po ninyo yung kulay puti po ninyo. Ayan na po yung ugat niya. Ayan, ginawa ko po dito, ayan, oh, may balot po siya. Para kahit paano po ay hindi po siya kagad matutuyo or masisikatan ng araw para hindi po siya maglumot. Kaya hanggat maaari po ay may balot po siya. Ayan, binabalutan ko po. Ayan, may balot po siya. Kita po ninyo. Oh, ito na po yung sticker po niya na dati. Ayan. Ayan, ayaw na pong dumikit. Kaya ang ginagawa ko po ay iniipit ko na lang po siya ng bato. Para kahit paano po ay may protection po siya sa sikat ng araw. Hindi po siya maninilaw yung tubig. Ayan. Ayan. Tapos yung isa. Ito po ay napakagandang libangan po sa bahay po natin o sa ating mga bakuran na mapakinabang. Yun po, tinan nyo po nyo. Ang ganda po ng ating tanim. Napakalusog po ng ating tanim. Di po ba? At ngayon nga po ay ipakita ko po sa inyo yung kabuti na ating pong ginagamot na kasalukuyan po ay naka-isolate. Ayan, ayan na po sila. Oh, ayan na po yung dahon ng saging. Yan po ay inisprayan na po natin ito ng gamot. Kahapon, hindi ko na po na videohan. Sabi ko nga po sa inyo ay wala pa po tayong PA para magkaroon po tayo ng igahawak ng ating camera para masubaybayan yung araw-araw nating ginagawang pagbibideo para maihatid po sa inyo yung mga kaganapan dito po sa amin. Ayan. Ayan na po siya ngayon. Bali, nagamot na po yan. Bali, ito pong location po na ito. Paikot. Hanggang dyan. Hanggang dito. Inisprayan na po namin yan ng gamot. Kahapon. At ito nga pong loob na to, pati po yung dahon ng saging, ay inisprayan na rin po namin ng panganay. Para hindi na po maulit yung nangyari na tinira ng anay yung ating pong taniman ng kabuti na dapat po ay nung A4 ay nakapagpunla na po tayo. Kaya nga lang po nagkaroon nga po ng abirya na tinira ng anay. Kaya ang mangyayari po niyan ay pinasisingaw po muna natin o pinalilipas yung gamot na atin pong inilagay. Ayan, no? Ina po niyo. Pero basa pa naman po siya. Wala na po silang anay. Oh. Kaya yan po ay bukas ng hapon o bukas ng ganitong alas 10, ganun. Ito po ay atin na pong iaayos dito. At lalagyan na po natin sila ng lona para at malagyan na po natin din ng spoon. Yung binhi. Para makapagpula na po tayo at tayo po ay
kumita na sa pag-aalaga po ng kabuti. Sabi nga po, kailangan lang po ay para-paraan lang po para tayo ay kumita ng pang-araw-araw nating buhay. Sabi nga, isip-isip lang po ng paraan para tayo po ay legal na kumikita ng ating ipinakakain sa ating pamilya. Yan. Yan po, kita po ninyo yung aming tanim na magiging taniman ng kabuti. Na dito nga po, ito po ay dating garahe ng aking sasakyan, na ngayon po ay dito nga po muna inilagay yung kabuti, taniman ng kabuti, para kahit pa paano ay, kasi nga po yung amoy ng gamot kahapon ay hindi po maka-apekto doon sa ating tanim na lettuce doon sa baba. Kaya dito po natin ito inilagay sa taas. Ngayon nga po ay pakikita ko na po sa inyo yung update po doon sa tanim kong ubas, na sinasabi ko nga po sa inyo na akin pong ginawaan ng ganitong balag. Ayan, ayan na po yung magiging gapangan po ng aking tanim naman na pipino. Ayan, kita po ninyo, napaka lusog po nung ang pipino, napakataba po ng puno. Yan po ay nilagyan ko na rin po siya ng pataba, at pero yung kanya naman pong lupa na yan ay mataba naman po yan, dahil yan po ay may sari-saring compost na rin po ng lupa at yung ipa, saka yung sinunog na ipa, yan po yung halo niyan, saka yung matabang lupa. Yan. At ngayon nga po ay makikita ko naman po sa inyo yung update na po doon sa ginawa kong tanim na ubas. Yan. At yan, ayun na po, papasok na po tayo. Makikita ko naman po sa inyo yung ubas na po na aking itinanim. Yan. Pupuntahan po natin. Yun po ay dito po ilalagay sa taniman ng halaman para maganda po ang atraksyon pag tayo po ay may mabisita, ay makikita po nila yung ating tanim na ubas. Ayan. Ayan na po yung tanim nating ubas. O, kita po ninyo. O, ang haba na po nitong isa. O. Yan po kasi yung kauna-unahang lumabas, yung isa na to, tapos sumunod po yun, tapos kahapon ito na nga po, lumabas na rin po yung isa, bali tatlo puno po yan. Ayan. Ayan, lumabas na po kahapon. Kaya mangyari yan, tatlong puno po yan, na gagapa nga po dito, ayan, nilawan ko na po ng gapangan, tapos pero na rin po siya doon. Ayan, may balag na po siya, na kanyang gagapangan. Ayan. Okay. Ngayon nga po ay pakikita ko na po sa inyo yung kung paano ko po ginawa yung taniman ng pipino na aking ginawa. Na kung halimbawa nga po gusto nyo magtanim ng pipino o mga gulay, halimbawa talong, okra, o mostasa, ganun, o repolyo, ay pwede po kayo magtanim. Ang kailangan nyo lang po ay ito. Yan. Yan po yung kailangan po ninyo. Ito. Ito po ang kailangan po ninyo. Yan. Bote na ang laki po nito ay 7 liters po ito. Wala akong problema kahit mas malaki pa rito sa galon po na ganito. Ang gagawin nyo lang po ay ganito. Ayan, ang gagawin nyo po nito ay ang kailangan po ninyo ay barena. Ayan. Barena. Tapos, cutter. Yan po ang ating kailangan.
Ngayon nga po ay ika-cut natin siya dito mismo sa huling gatla po na ito. Makikita po ninyo. Ayan, sa huling gatla. Kumbaga, bago yung pinaka dito, dito sa huli po na ito. Ayan. Tapos iiwain na po natin. Ito po ay aalisin po natin to. Ito, aalisin po natin to. Kukunin lang po natin ay yung ating cutter na plais. Ayan, ito po kailangan po natin ng cutter na ganito. Kasi mas mainam po ito kung ito po ang gagamitin po natin para tanggalin po ito ay baka po tayo ay mahiwa. Kaya mas mainam po ay ito na lang po ang gamitin natin para safe po tayo. Pag dito po kasi ito ang kinat natin ay matigas po ito eh. Maaring mahiwa po tayo o mabutas pa po itong container na ating pong taniman. Kaya ang pinakasave po ay ito na lang po ang cutter. Kailangan lang po ay ikat nyo po dyan ganyan. Ayan. Ayan. O, diba? O, di madali po natin siya matatanggal. O, na hindi po na tayo nasugatan or nasira itong ating pong plastic container. Ngayon nga po, bubutasan po natin ito. Kaya po kailangan natin ng barena. Bubutasin ngayon natin dito. Dito sa gitna. Ayan, isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Tapos, at dito rin po sa pinakailalim po na ito, lalagyan din natin. Isa. Dalawa. Tatlo. Ayan, apat. O, baga, ganyan. Ayan po, di po ba? Kita po ninyo. Ayan, dito lima, tapos dito sa gilid po na ito, ay apat. Para pag inupo nyo po yan dyan ngayon, yan. Oh. Yeah, pag inilagay niyo po ngayon diyan 'yan, oh. Tapos ito po ay nilagay niyo ng tubig. Ito po ngayon ay pirmis na ito po, pirmis po ngayon nakasawsaw ito sa tubig kailangan. Kaya kailangan po chine-check niyo rin po lagi. Na kailangan po ang tubig lagi ay nandito sa pinakalaig niya. Para pirmis po makasisip-sip siya ng tubig. Tapos ito naman butas na ito, kaya po siya nilagyan natin ng butas. Para yung tubig po na ilalagay nyo naman po dito sa ibabaw, pag nagbuhos po kayo ng tubig, kailangan naman po yung lupa nyo ay nandito lang po sa giwing dito. Ayan. At tansyahin nyo po, kailangan po may ano po siya na at least 2 inches. Ayan, ganun. Para pag naglagay po kayo ng tubig, pupunuin nyo po ito ng tubig na ganun, bababa po siya ngayon dito sa butas po na ito. Sa mga butas po na yan. Sa mga butas po na yan. Diyan po yan bababa yung tubig. Kasabay po dito. Pag inilagay nyo po yan ganyan. O, di po ba? O, yan. Ganyan po magiging style po dyan ngayon. Pag nilagay nyo po yan ganyan. At nilagay nyo ngayon ito ng pula. Yan. At nilagay nyo po ngayon yung inyong tanim dito. Halimbawa ay talong, okra, o pechay, ganon, mustasa, kamatis, ay yun nga po, pirmis siyang may tubig. Hindi po siya matutuyuan. Kaya po ito,
ay napakaganda po nito. Kahit po na kayo ay nasa simento, yung inyong paligid o batuhan o wala man kayong lupa, ay makapagtatanim po kayo ng inyong gulay sa inyong bakuran. At ito nga po, kagaya nga po na sinabi ko sa inyo, ito po ngayon, aalisin po natin to. Ayan, ngayon po, ayan, alisin po natin to. Ayan. Ayan. Tapos, ito po ngayon, ay ididikit natin dito. Dito natin siya ilalagay. Ayan, dyan. Dyan, didikit po yan kahit pa paano. Hindi po siya, ano, may dikit pa po yan. Ayan, dyan. O, tapos ayan po, ibabalik po natin siyang ganyan. Ayan. Ayan, di po ba? Oh. Ngayon, kung meron naman po kayong tape na clear or kahit anong tape po na yung makapal na brown, pwede nyo po itong lagyan para sigurado po kayong hindi basta-basta lulumutin yung loob at hindi ho iinit yung tubig. Magiging maganda pa rin po yung tubig niya sa loob. Ayan, ganyan po yan. Tapos, ito nga po ay sasoso nyo ng ganyan. Yan, yan. Instant po. Di ba? May taniman na po kayo ng gulay. Na hindi nyo po kailangan ng malaking bakuran o malaking area para kayo po ay makapagtanim ng inyong gulay na talong, okra, kamatis, ganun, or sibuyas, bawang, pwede rin po kayo magtanim ng ganyan. Na yung loob po niyan, ayan o, ayan po yung loob niya, kita niyo po niyo. Hindi po siya basta-basta ngayon matutuyuan ng tubig. O, di po ba? Dahil ito nga po ay mananatili siyang may tubig, tapos at the meantime, pagka dinidilig niyo pa po siya, yung tubig po niya, bababa po doon, masasalo naman po nito. O, di permis po siyang may tubig, kagaya nga po nung ipinakita ko sa inyo kanina, hindi po siya basta matutuyuan ng tubig, lagi pong healthy yung atin pong pananim. So, hanggang dyan na lang po muna at ang aking mag-i-share po sa inyo na isang technique, sabi nga po na pwede nating pwede nating gayahin na taniman po ng gulay sa ating mga maliliit na bakuran o wala ho tayong space na malaki para makapagtanim din po tayo ng talong, okra na pwede nating pagkuhanan ng ating gulay sa ating pang-araw-araw na pumuhay. Hanggang dyan na lang po at maraming salamat pong muli at shoutout na lang po sa lahat po ng aking mga subscriber at mga kaibigan na patuloy na sumusuporta po sa aking munting channel at maraming salamat at ingat po tayo palagi. Bye bye!